mga balita at kaganapan, mga kwento ng sambayanan. Ito pa rin ang Balita Bagitan, ang tahanan ng balitang kanayunan. Okay, bago po tayo tumuloy sa ating usapin, bisitahin muna natin ang ating mga comments mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Okay, reaction naman ito mula kay Reynaldo Longkop Hagonoy. Oo, pulbusin na yang MPA. Si Jeremy Morantes Delgado naman, sabi niya, oo naman. Mula kay Garcia Mona Lisa, dapat lang dahil sarili lang nila, iniintindi nila. Okay, dagdag naman ni Melvin Pohol Sanyano. Yes. Okay. Samantala, balitang kanayunan naman, mula naman ito sa bayan ng Guiuan. Wala pong kadaladala. Isang suspect arestado sa pagtutulak ng Shabu. Para makakuha tayo ng karagdagang detalye mula po sa insidenteng ito, kasama natin live sa linya ng ating telepono ang information officer ng PDEA Region 8. Magandang umaga sa iyo, Rogelet Orhel. Magandang umaga, Jeff. At ngayon, magandang umaga din dun sa nakikinig ninyong programa. Apo, Miss Rogelet, wala pong kadaladala yata itong mga ating mga kanayon. Pagsak po sa kamay ng PDEA, ang isa na namang Shabu dealer. At sa pagkakataong ito, nangyari ito sa Guiuan Eastern Samar. Maaari nyo ba kami bigyan ng detalye? Paano po ito nasa kote? Yes, Jeff. So, noong March 8, 2017, mga alas 7 ng gabi, nag-conduct ng bypass operation yung anti-drug operatives ng PDROH at saka ng Guiuan Municipal Police Station, Municipal Drug Enforcement Unit, na kung saan nahuli itong si Edison Badana Iguales, 23 years old, nakatira sa barangay 11 Guiuan Eastern Samar. So nakuha sa kanya lahat-lahat ay apat na piraso ng hinhinalang Shabu. So pinasuhan na din siya ng Section 5 dun sa sale of dangerous drugs at saka Section 11 ng possession of dangerous drugs. So ito yung mga violations ni Jeff. At kasulukuyan siyang nakadetene sa Guiuan Municipal Police Station lock-up facility. Opo, kapasimpasim po sa report ninyo na dito po sa bypass operation na sinagawa ninyo dyan sa naturang bayan, kasama ninyo ang Guiuan Municipal Police Station. Kasama na ba ito dun sa napabalitang kailangan kasama ang police commander ng bawat bayan tuwing may operasyon ng PDEA? Yes, Jeff. Isa yan sa mga inang sikatuparan ngayon. Yung dapat, yung mga kapulisan natin is kasama yung chief of police, and then yung mga, yung grupo nila is dapat napili ng COP o ng provincial director na siyang magiging membro nitong municipal drug enforcement unit or police drug enforcement team. Opo. So, Ms. Rogelet, isa po sa katanungan ng marami, dahil itong nakaraang linggo lumabas po sa isang panayam namin sa PDEA Manila na kailangan umano may camera kayong dala, hindi kayo lalabas kung walang camera. May camera na ba, body cam, ang PDEA Region 8 para sa inyong mga presyon? Yes, actually, Jeff, may mga naman talagang naka-in-charge doon sa team. So, member ng team, either ng police at saka ng PDEA, na magiging sinasabing sa photographer nila doon sa sinasagawang operation. Ngayon, ganito na mga naka-join. So, kasama doon yung kapulisan at saka yung PDEA. So, sila yung mag-a-assign kung sino yung photographer sa isang team nila. Apo, Ms. Rogelet, ang tinatanong po natin ngayon, hindi po yung photographer, ano? Sabi kasi, po sa ulat, na meron na bang mga body cam ang PDEA na gagamitin sa bawat operation? Yung body cam, yung nilalagay sa katawan na live nakikita yung operation. Meron na ba tayo niyan?
pa sa tingin sa pagkakaalam ko parang wala pa yata. But I think coming soon na siya, yes po. Oh, ayun kasi isa ito sa magandang paraan para makita ng publiko kung ano talaga nangyayari doon sa ground. Dahil hindi yes, maiwasan yes, yes. na may mga haka-haka na hindi maganda. Yes, tama ka, Jeff. Oo, tama ka. Actually, isa din yan talaga sa kinoconsider ng Philippine Drug Enforcement Agency. Anyway, yung iba nating operatiba sa PDEA ay nagsasagawa na din ng ano, ng nag-video yung actual conduct ng operation. Yung body cam na yan, isa din yun sa kinoconsider. Opo, alam nyo, Ms. Rogelet, dito po sa Tacloban City, isang magandang halimbawa na maaari nyong tingnan ay ang ating lupon ng Tumeco dito po sa Tacloban City, kung saan sila-sila na mismo ang bumili ng sarili nilang camera. At baka gusto nyong tingnan yung posibilidad na ganyan, na pwede, mura na kasi ang mga camera ngayon, Ms. Rogelet. Yes. Isa yan sa mga ay naayos na yan dito ng Philippine Drug Enforcement Regional Office. Oh, bago pa man magkaroon ng kontrobersya. Okay. So, maraming salamat po, Ms. Rogelet Orel, sa oras na pinagkaloob nyo sa amin sa umagang ito. Okay, thank you din. Thank you din sa lahat. God bless you. Okay. More power po sa PDEA. Ang ating Information Officer ng PDEA Region 8, si Ms. Rogelet Orhel. Okay. So, na natin. Meron pa ba tayo ditong mga bago? Okay. Silipin muna natin ang ating mga komento, pero mamaya na yan. Okay. Samantala, mga balita at kaganapan, mga kwento ng sambayanan, ito po ang Balita Bagitan, ang ating tahanan ng mga balitang kanayunan. Magbabalik po kami.